Oh, ayan, meron pong ano, meron pong nananabutahin ng luto. Habang si Ate Rosa ay naguhugas. Ala, huwag ka mag-explain sa akin, nananabutahi ka. Rosa, may adobo mas masarap. Tignan po natin mga amigo ko, sinong adobo, kaninong adobo ang mas masarap, kay Pedro po ba o kay Ate Rosa? Mapagpalang umaga po sa inyo mga amigo. Nandito naman po si Kuya Raul na humahangos at uuwi ng bahay gawa ng for the first time po. Buenas tardes todos. So ayan na po ang mga Afrikano. ¿Qué tal? Bien. Bien? ¿Cómo está? Estoy bien, bien, bien. Hermano, ¿qué tal? Bien. Kamusta, so, na, kamusta naman ang walang pasok? Ito, ayos lang. Papahinga. Papahinga. Pahinga-pahinga pag may time. Walang pasok si Bedin ngayon. At sasamantalahin ko yung pagkakataon na makasama sa vlog si Bedin. At nag-iisip ako kung ano ang gagawin nila ngayong araw. So may naisip po ako na gagawin nila. Napakasimple po mga amigo. Maglalaban po si Bedin at si Ate Rosa sa isang lutuan dito sa Africa. Paglalabanin ko si Bedin at saka si Ate Rosa sa sino ang mas masarap magluto ng adobo. Si Ate Rosa ba o si Bedin? Pilipino ba o Afrikano? Tingnan po natin mga amigo. Antayin lang po natin ang ating mga kagrupo dito sa ating bahay. Na para busy pa sila eh. Nahiya naman ako na istorbohin. Antayin lang po natin na matapos yung kanilang pinanonood. Buenos dias! Buenos dias! ¿Qué tal? Estoy bien. Ahora vamos a cocinar adobo. Adobo Filipino, adobo Africano. Sí. Oh, ahora cocinar dos adobo. O sí. Africano. Yo y tú jurado, ¿ha? Sí. ¿Quién adobo bien? Sí. Vale. ¿Quién va a cocinar sí. bien? ¿Quién a cocinar bien ganar 10,000? Sí. ¡Oh! So ayun mga amigo, mananalo po ng 1,000 pesos kung sino po ang mas masarap na adobo sa kanila, kay Ate Rosa ba o kay Bedin. So ito yung adobo na ingredients ni Ate Rosa. Meron siyang bawang sibuyas, itlog na merong nilaga, and then may sili na kaunti, and then meron siya dito, yung maanghang na sili. And then ito, adobo, baboy, ay manok. Yan. So ayan, nagsimula na po si Bedin sa kanyang adobo. Aha. Naglagay po ng mantika si Bedin. Poner aceite. Si Ate Rosa po, naglagay din po siya ng aceite. So ang ginawa ni Bedin ay pinirito muna niya ang kanyang manok. Yan. Bedin, huwag kang papatalo ha. Ikaw ay Pilipino ha. Ahora mezclo un poco de vinagre. Oh, so naglagay si Ate Rosa ng suka sa kanyang manok. Con un poco sinamoto. Toyo. Toyo. Yan. And then, yan, parang minarinig muna ni Ate Rosa yung kanyang manok sa may toyo at saka suka. Buenos dias! Buenos dias! Abuela! Sí, ahora vamos a cocinar adobo, ¿no? Ate Rosa y Bel. Después a nosotros, a jurado. ¿Quién preparar? Bueno, bien, así. Tengo pimienta negra. So, iba rin ang Italia, Ate Rosa, o. Minarinig niya muna yung manok sa toyo, suka. Puesto ingrediente aquí. Ahora pongo doblo
para que tenga el sabor de todo. Ah, para adentro. Dentro que tenga un buen sabor. Ah, así. Sí. Oh. Y después empiezo. Y después pongo ajo. Lagay ng bawang si Ate Rosa. Ajo. Después cebolla. Cebolla. Pinirito muna ni Belle June. Sa konti lang, no? Medyo yung konti prito lang. Ayan. Iprito daw niya muna ng konti. Después, pongo mi carne. Ayan. Nilagyan na Ate Rosa yung kanyang karne ng manok. Nilagyan na Ate Rosa ang kanyang... Pongo pollo, que es manok en Filipino. Nilagyan na Ate Rosa ang manok at pinayaan niya muna ito ng mga parang 15 minutes niyang i-marinate ang manok. So, ibang style ng pagluto kay Ate Rosa ito. Ibang klase. Wow! Oh. Wow! Nako, Belgium, kailangan pagbutihan mo dito. Kasi ang laki ng premyo. 500,000 pesos. No, se, pero mira tu adobo. Pinagalo, tsaka iminaro na dito pero sa ito na mga 10 minutes siguro. Tsaka niya nagisya ng bawang at sibuyas. Rosa chef mo su Jojo ay inilagay niya, inilagay niya sa mantika. Pero yung ingredients ni Belle June, meron siyang laurel, meron siyang bawang sibuyas, may luya. Mas maraming ingredients ang ilalagay ni Belle June yata. And then ito yung mga pangmalakasan ni Ate Rosa na gagawin. Yung sili ay dudurugin niya. Na talagang ganito ang ginagawa ng mga Afrikano. Nilalagyan ng paminta or asin. Ayan. Nilagyan ni Ate Rosa ng asin at sili. Tsaka niya dudurugin. Napakabango ng ganitong klaseng sili sa lahat ng lutuin. Kaya ang mga Afrikano, ang mga Afrikana kapag nagluluto, talagang ganyan ang ginagawa nila sa sili. Dinudurog nila na may asin or paminta. And then ayan, naglagay si Ate Rosa ng laurel. No se can ganar. Si Ate Rosa patapos na. Si Belgium ito. Nagpipirito pa. So ayan mga amigo, malapit na pong maluto yung adobo ni Ate Rosa. So tinanggal muna ni Belgium yung kanyang napiritong manok. Ano nilagay mo rito? Toyo lang, toyo lang. Dark soy sauce. Ah, dark soy sauce. Gumamit ng dark soy sauce si Belgium. Oh, naglagay siya ng caldo. Caldo powder. Chili powder. Oh, naglagay pa rin siya ng chili powder. Ang dami ng ingredients ng kay Belle June, oh. May chili powder. Tapos may sili pa siya dito, may luya pa. Black pepper para masarap. Meron siyang black pepper. Naglagay siya kanina pero para salting sugar. Ayan, naglagay si Belle June ng asin. So, tutulungan na kita. Tapos, sugar. Oh, naglagay siya ng kaunting sugar. Yung guys, yung pinagtrituhan niya, yung paggagamitin niya sa pagluto. Nagsasalita si Benjamin. Oh, paano? Yung pinagtrituhan niya ng manok, yung paggagamitin niya sa pagluto. Ah, yun din yung gagamitin sa pagluto. Yun din yung gagamitin sa pagluto, yung pinagtrituhan, sabi ni Chef Belle June. So, inuna mo ang bawang. Oo. Oh, tapos, sibuyas daw, sabi ni Kuya Belle June. Halong lang siya. So, tingnan po natin mga amigo kung sino ang mas masarap na adobo. Pero, kita nyo naman. Oh, walang amo yan! Walang amo, alang amo yan ng adobo! Iaamoy kay Ate Rosa. Wow! Oh, Ate Rosa, terminado. Que se quede ahí. Terminado. Ahora estoy mirando. Ahora estoy mirando. Ginger.
So ayan mga amigo. Ano mo Philippine? Picante. Aura, picante. And then dapat mas maganda ang presentation dahil yun ha. Adobo de bean. Kasama sa presentation yung kung mananalo or hindi. Tsaka syempre yung lasa ang importante. Masarap ba at maganda ang presentation? Después, ako yung stay. Después? Poyo. Poyo. Ayan. Ilagay ni Devin ang manok. Pero... Manok de Billy. Pero ayan, yung laurel, iniwan niya pa. Ilagay na. Oo. Ilagay. Ilagay ko yung laurel. Grabe ka mag-laurel, wagas. Oo. Lagay natin yung laurel, sabi ni Belgium. Ayan, oh. Ito na po yung adobo ni Belgium at maglalagay daw siya ng kaunting tubig. Pero pag nakita nyo naman, nako, nilagyan niya ng tubig at akala ko adobong toyo pero may sabaw pala. Tapos tatakpan. O yan, meron pong nananabutahin ng luto. Abang si Aterosa ay naguhugas. Alam, huwag ka mag-explain sa akin, nananabutahe ka. O, hindi, lalagyan doon ang suka. Inaamoy niya yung adobo ni Aterosa. Abang si Aterosa ay naguhugas sa plato. O, naglagay ng toyo at saka paminta. Suka yun? O, suka. Ay, toyo. Ay, suka pala at saka paminta. Ayan. So, makikita niyo po kung ano ang kalalabasan ng adobo ni Betty ng sangkaterbang laurel. Hindi mi adobo mas mejor que el tuyo, eh? O, sa aming adobo mas masarap. Ah, tignan po natin mga amigo kung sinong adobo, kaninong adobo ang mas masarap, kay Betty po ba o kay Ate Rosa? And then ito, meron pong nilaga si Ate Rosa na saging. At hindi ko alam ang gagawin ni Ate Rosa dito. So ayun mga amigo, kinuha na po ni Ate Rosa ang platano. Platanos. Esto Ate Rosa, platano para donde? Para decorar adobo. Ah, para decorar adobo. Mga amigo, dinedecorate ni Ate Rosa ang kanyang mga saging para sa adobo. Akala ko ilalagay ni Ate Rosa yung saging. Yung pala pang side dish lang. O ayan. Pang dekorar lang. O pang decorate lang. So ayan. Talagang merong touch pa rin ng pang African ang adobo ni Ate Rosa. Talagang nilagyan niya ng saging sa mga gilid. And then, ahora estoy decorando adobo encima de los platanos. So ayan. So ayan mga amigo, ito na po ang adobo ni Ate Rosa na talaga namang grabe, presentation pa lang, wala na akong masabi. Parang African adobo ito. Dahil may mga saging-saging na talaga naman ang mga Afrikano ay mahilig sa platano. Sa bawat pagkain nila ng mga ulam ay may yuka o platano. So ayan mga amigo, ito na po ang adobo ni Belgium. At meron pa siyang padahon na nilagay. Oh. Adobo Pilipino. Di ba mga Adobo Pilipino. Ang adobo ni Belgium ay merong pa-cabbage. Pechay Bagyo. Ayan. Pechay Bagyo na nilagay si Belgium sa ilalim. At may mga sibuyas na hilaw-hilaw pa. Ayan. Talagang Pilipinong-Pilipino eh. Oh. Dahil... lahat inilagay niya. Pang unlimited. Oh, tapos meron pa siyang nilagay na kamatis. Ito ba ang tinatawag na adobo ensalada? So hindi po alam ni Mami Kuana at saka ni Lola Teresa kung kanino yung adobo na yan. Wala nakakaalam. Ako lang po nakakaalam. Pero tingnan po natin kung kaninong adobo ang mas magugustuhan nila. Victoria, Alleluia, Victoria, Alleluia, Victoria, Alleluia, Victoria, Alleluia, Victoria, Jesús es el Señor.
Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tal vez por aquí vamos a un examen. Ayan ang una pong husga sa pagkain ng adobo ay si Lola Teresa. Aha. Oh, después esto. Napapailing si ano si Lola Teresa sa adobo ni Ate Rosa. Oh. Oh. Uy, ay, Así, vale, ha? Para usted, ¿quién adobo está bien? Plato. ¿Esto o esto? ¿Dónde? Habla la verdad. Es un adobo, eso tiene mucho picante, y no come picante. Ah, sí. Por eso, ajá. Pero está bien, está bien. Está bien. Este también, bien, porque no hay picante dentro. Ah, para usted, ¿dónde? ¿Dónde bien para usted? Solo uno. Está bien. Ah, ¿dónde esto? Con picante. Aha, okay. So, Mami Juana, comprobar ha? Esto o esto? Nakakaisang ano na si ano? Si si Charosa nyo, isang points. Ayan. Así. Aha. Después, otro. No? Espera! Aba, o meron pang ano si Mami Juana, o. Oh. Parang ang magugustuhan ni Amikana yung kamatis na hilaw, ensalada. Oh, después esto. Oh. At nagsaging pa si Mami Kuana, oh. Examen. Examen, oh. Kasi totalmente. Oh, que bien. Sin discriminal. Sin discriminal, oh. Para mí. Oh. Adobo de esto. Ah, eto raw. Tigo 1 point sila, mga amigo. Tapos ay mga amigo, ako na po ang titim ngayon ng adobo. Kung kanino ang mas masarap. Kung kandidato, kung kandidato. Oh, ito po. Ito yung... Pero ang sarap, maangang isa, pero ang sarap. Ito na yung isa. Hindi mo natin ito. Udunusin ko yan, ate. Parang. Okay, mabili naman yung isa. Yung dalawa na to medyo maalat. Estos dos, mucho sal para mí. Sí, los dos, mucho sal. Esto, mucho ingrediente, ¿no? Sí. Mucho ingrediente, pero esto, normal. Simple. Simple. Solo, mucho picante, ¿no? Ah, sí, mucho picante, pero esto, mucho ingrediente. So, yung mga amigo, yung sa luto ni Bedyo, napakarami niya nilagay na ingredients, pero masarap naman yung adobo niya. Kaya lang, kasi ako, sa pagkain, mas gusto ko yung simple na nalalasahan ko yung talagang adobong-adobo. So, yung kay Trosa, maanghang siya at talagang suka, toyo, yun lang nilagay niya. Walang kung ano-ano. Pero sa akin, ang mas masarap talaga na walang biro ay kay comida bien para mi ay kay
ang video natin for today, napatunayan ko na yung mga tinuro natin sa mga Afrikano talaga. O yan, kita nyo naman. Mas masarap pa kayo magluto sa Pilipino. Masarap adobo de rosa, adobo manok de Guinea. Yan na. Ayan mga amigo, yun lang ang video. Yun lang po ang video natin for today. Maraming maraming salamat po at nag-enjoy ako sa ganitong content. Grabe, napaka-intense ang mga naganap kanina na si Bedjun ay kung ano-ano pinaglalagay. Pero masarap naman parehas. Pero para sa akin, thank you mga amigo, mga amigo, at kita-kita ulit tayo bukas sa panibagong video. Ken Ganar! Rosa! Rosa! Ken Ganar! Rosa! Sorry Bedjun, talo ka! Adios! Ay, mga amigo, ang kinakain ni Bedjun, yung kay Ate Rosa.